Okay guys, who among you can answer number 5? Sir, ako po. Sir, ako po. Ako po, ako po, sir. 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 Yes, you. Ikaw po. Ay, time na pala. Sayang naman, ano ba 'yan? Sasagot na ako eh. So tomorrow we will be discussing a new topic as well. So it's all about chemistry. So you better study and see you tomorrow. Bye. Bye, sir. Yes, chemistry na kami bukas. Ano kayong gagawin namin sa chemistry bukas, no? Oh no! What? Ginagawa mo! Ginagawa mo! No, 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 no! もう死んでいる。 何? ginagawa mo? Nakakatawa pero sana ganyan mangyari sa chemistry namin. Hey, what's up mga Ka-Chillax? Nandito na naman ako si Sir A. But yung araw na to, ang pag-uusapan natin ay it's all about chemistry. So kung ready ka na, tara, samahan niyo ako. Let's go! Bago tayo magsimula mga Ka-Chillax, ano nga bang nasa isip mo pag narinig mo yung salitang chemistry? Periodic table of elements. Magme-memorize ka ng mga elements. Atomic structure. Puro mga math to. May mga computations din dito. Problem solving. Acid-base salt. Mixing. Experiment. Mga numbers. Masaya ito. Mahirap. Baka hindi ko kaya. Patay na. Halos lahat ng sinabi mo, mga Ka-Chillax, ay tama. Pero huwag nating isipin na mahirap ang chemistry. Huwag kang mag-alala, mga Ka-Chillax, kasi gagawa ko ng mga videos para sa mga topics under chemistry na tingin natin ay mahirap. So, chillax ka lang, mga Ka-Chillax. Ngayong may idea na tayo about sa mga bagay-bagay na related sa chemistry. Ito nga pala yung definition ng chemistry. In short mga Ka-Chillax, ang chemistry has something to do with matter and the changes it undergoes. Another thing na dapat mong malaman mga Ka-Chillax na ang chemistry is under physical science.
kung nakalimutan mo na yung mga branches of science, ito nga pala yung video para sa'yo. By the way, mga ka-chillax, ito nga pala yung chart ng classification of matter. Bakit ko nga ba pinakita sa inyo yun, mga ka-chillax? Para maging aware ka sa mga topics na pwedeng ituro ng teacher mo sa iyo. Bago tayo mag-discuss dun sa mas malalim pang idea about dito sa chemistry, tandaan natin, mga ka-chillax, na ang matter ay nahati siya sa dalawang types. Ito yung mixture tsaka pure substance. Pag sinabi natin mixture, mga ka-chillax, nahati siya sa dalawa. Ito yung napag-aralan na natin, yung homogeneous tsaka heterogeneous. Tatanda natin, pag sinabi natin mixture, mga ka-chillax, they are bonded physically. Pwede mo sila mahalo. Pero pag sinabi natin pure substance, mga ka-chillax, may ano yan eh, ito yung compound, tsaka yung element. Medyo mahirap silang ano paghiwalayin kasi they are bonded chemically. Speaking of elements, mga ka-chillax, yung mga elements na to ay nalagay at na-organize sa ating ngayong ginagamit pag nag-aaral tayo ng chemistry. At ito yun. Ang tawag dito, mga ka-chillax, ay periodic table of elements. Itong periodic table of elements is composed of 118 elements. At na-discover na ayos din ng taong ito. Ang pangalan niya nga pala ay si Dmitri Mendeleev. Speaking of elements at periodic table, mga ka-chillax, tatandaan natin na there are three major types of elements. Ito yung metal, non-metal, at metalloid. So, pag sinabi natin metals, mga ka-chillax, ito yung lustrous, ductile, malleable, at good conductors of electricity. Pero huwag nating sasabihin na all metals are solids. Kasi hindi lahat ng metal ay solid. Yung iba dito is in liquid form, katulad ng mercury. Pero pag sinabi naman natin non-metals, mga ka-chillax, they are generally brittle, lackluster, at good insulator. Gusto mo? Pero pag sinabi natin metalloids, mga ka-chillax, meron tong characteristics ng metals at non-metals. Kaya katulad ni Mendeleev, naguguluhan siya kung saan ko i-sort to, saan ko ilalagay to. Ginagawa mo! Kaya gumawa siya ng three major types, which is metal and non-metal, and yung panghuli, hindi ko na alam kung saan ko ilalagay. Kaya nilagay niya yun, yung mga elements na yun, sa metalloids. So, sir, saan namin makikita yung mga metalloids sa periodic table? Makikita niyo yung mga metalloids sa periodic table kung ang periodic table mo, mga ka-chillax, ay merong ganito mga kulay-kulay. Makikita niyo itong letter B na to, which is boron, magkakaparehas lang sila ng kulay nito at nagpo-form sila ng zigzag pattern. So, ito yung boron, yung letter B, yung SI, yung GE, yung SA, yung SB, yung TE, at yung PO. Sila yung mga metalloids. In addition, mga ka-chillax, lahat ng nasa left side ng metalloids are called non-metals. So, lahat ito non-metals. Including ito. Yung hydrogen. Siya lang yung loner dito sa grupo na to eh. So, itong hydrogen is considered as non-metals. Now, sir, saan naman dito yung mga metals? Yung sa right side ng ating mga metalloids are considered all as metals. So, yun.
By the way, mga ka-chillax, comment down below kung ano yung mga bagay-bagay na natutunan mo mula sa video na to. So meaning to say, mga ka-chillax, bago tayo mag-aral ng chemistry, dapat kilala mo tong taong to, si Dmitri Mendeleev. Dahil sa kanya, siya nagbigay ng daan para mapag-aralan natin lalo ang chemistry. So, mga ka-chillax, mag-ingay! Sa kanan ko, si Dmitri Mendeleev. Woo! At sa kaliwa ko, ang mga estudyante ko. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta! Hey, what's up mga ka-chillax? Tapos na pala yung video. By the way, yung video na to has something to do with chemistry. Tandaan, ang chemistry ay napakalawak na topic ngayon. Kaya kailangan mo mag-aral at mag-research pa upang gumaling. Ay, by the way, lagay mo yung mga bagay-bagay na natutunan mo mula sa video na to sa comment section natin. Kung nagustuhan mo tong video na to, please like it. Comment ka naman, oh. Subscribe to my channel, hit the bell button below para updated ka pa sa mga videos ko pa. Share mo na rin. So hanggang dito na lang. Peace! Basta mga ka-chillax, tatanda mo lang lagi, ang chemistry has something to do with matter and the changes that happening to it, to them. Basta tatanda mo lang mga ka-chillax, na ang chemistry is something to do with matter and the changes it undergoes. At another thing na basta maldab... By the way mga ka-chillax, ito nga pala yung chart ng classification of matter. So pag sinabi natin yun nga, bago tayo mag... So meaning to say mga ka-chillax, na bago tayo mag-aral ng chemistry, dapat magbigay pugay muna tayo, magbigay respeto kay Dmitri Mendeleev.